Audio Jungle. Jungle. Good morning. Nandito po ulit tayo sa St. John the Baptist Church. Tara, pasukin natin ang simbahan. Audio Jungle. Audio Jungle. Hi guys! Sa street na to, taon-taon, ginagawa nila itong street party tuwing Chinelas Festival. Simula dito hanggang dun sa dulo ng street, maraming nagpa-party-party so sila sa dito. Ayan o. Audio Jungle. Pasalubong para alam na si Lilio talaga nagpunta. Audio Jungle. Audio Jungle.
time check, 8:38. Yes. Nandito po kami sa White House. Nandito po kami sa tapat ng White House. Yan. Isko, isa sa sinaunang kainan dito sa video. Yan. Patayo siya ng 9:30. Kung makikita niyo. Napaka-cute. Napakaganda niya talaga. Audio Jungle. Yan. Good morning again. Nandito tayo sa isa sa lumang bahay sa Liliw, Laguna. White House. Ang White House. Pinapunta po kami dito pa. Sinasabing dito daw nakatira yung maraming alam tungkol sa Liliw, Laguna. History ng Liliw, lahat. Si Mambo. Ayun, ang cute pati ng bahay ka, Doktor. Cute sa loob. Can't yan, wait ayun, to... yung simbahan kanina. Can't wait to end. Hi kayo, hi so, kayo, hi. Hi. Story ng Liliw. Meron akong libro, kaya lang. Hindi, kahit brief lang po kahit. Oo. Basta tang alam ko, ang founder ng Liliw ay si Masulong. Anak niya si Gatayaw. Tapos, ang maging istorya ng sumunod na panahon, nagka-meron na ilang malalaking bahay dito. Tatlo yan. Ito, na kung tawagin ay si Don Felix Garcia, yung isang bahay na ginabado, si dati kung tawagin ay Don Sulay Barion, tapos yung isa ay Di Magila. Ngayon, yung itong bahay na isa, giniba na, dalawang bahay na lumaginiba. Ito, nami-maintain pa dahil kung tawagin ito ay bahay na bato. Ang bahayang ito ay simbahan niya, 15th century nung itayo eh. Ngayon, ang bahay niya ito ay 1800s po. Oo. Sa katunayan, maraming libro dito na nagpapatunay na yung kanilang mga natataming aklat nung 18th century, ni tinapi ko naman. Nung panahon nung araw, nag-aaral si Emilio Ejercito, senior na isang tagapagsanghan. Na dito no, nag-aaral, kung tawagin ni Laguna High, ay Laguna High, na kung saan ang mga nagtuturo ay mga Amerikano. At ang isa sa kanyang mga kaeskwela doon ay mga Tagalumbang, Apilyedo Espiritu. Meron po doon. Tapos ay naging ang mga kaeskwela naman niya sa dito sa Liliw ay Kuligado, na nung panahon ng revolusyon ay humingi ng tulog ang revolusyonaryo sa matandang nakatira dito, na ang humingi ng tulong noon ay si Emilio Ejercito na siyang valedictoria ng Laguna High. Wow! Eh, meron ako libro kasi hindi ka pwedeng magkwento nung wala kang pagbabatayan. Yes. Kailangan may pagbabatayan nakita ni yes. Mga teacher. Ngayon, nung siya'y naging parang matalino siya, at ang isa sa pinakamatalino ay taga Mayhay na siyang pinaka-editor-in-chief nila. Ibig sabihin, mas magkasama ang talino ni Ejercito at niya si taga Mayhay. At nung time na yon, sila humihingi ng revolusyonaring tulong. Sa pamamigitan nitong matanda, silang kumukuha ng tulong dito. Kasi syempre may patunay yan, may sulat siya na. O, nagalang-galang na senyora. Nung araw naman ay kutawagin ang mga lalaki ay senyora, yung nakakaangat sa buhay, kutawagin ni senyor. Senyor Felix, ay, amoy ano ha, kasi sinusunog namin Kanino po kaya itong lumang bahay na ito? Ang kutawagin ito ay si Cabezang Felix Garcia. Cabeza, di po? Kapitan po sa mga apo? Ha? Langayon, kapitan, nasalin sa mga apo. Iilan ang apo kasi ang kanyang mga anak, may nagkasawa, hindi naman nagkaanak. Ang lahat sila nag-aral, pero hindi nagsipag-asawa. Nung araw, ang babae hindi pwede mag-opisina. Kaya lang, pwede kang magkatrabaho kung ang kukunin mo ay pharmacy. Kaya maraming ano dito. Botika. Botika po. Yung bahay dun na. Bahay po na, white na po, botika. Pag-aari yun ng mga Fernandez na dating senador ng Pilipinas.
na siyang napakagaling na senador, senador Stanislao Fernandez, na siyang nagpanalo ng kaso ni Lydia D. na Pilipina na pinatay niya ang asawa niyang Amerikano sa pagtatanggol sa kanya sarili. Sabi na nakulong ng matagal si Lydia D. ipinagtanggol ng senador Stanislao Fernandez. Kaya naging famous siya, hindi lang sa state, sa Pilipinas din. Wow. Eh, saan, kung meron po kayong insights about po dun sa yung kabuhayan po dito sa bayan ng Liliw, yung sa mga chinelas po. Bakit po naging Liliw yung... Ah, chinelas yung kabuhayan. Pagawa ng chinelas yung kabuhayan. Noong araw, ang kabuhayan ng mga taga-Liliw, ala. Lahat naman na ala, mayhay. Lambanog po. Lambanog. Ngayon, pagdaan ng panahon, siyempre, may mga taong nagmamigrate na gaya. Halimbawa, nagtatrabaho sila sa ilang paggawa. Hanggang sa natutunan nila ang paggagawa ng sinelas na kung tawagin ay may nanirahan ditong di masira. Sabihin ang dapat. Audio Jungle. Audio Jungle. Po kami sa bungad ng Kilangin. Lalakad na po kami. Sama po namin si Kuya Tour Guide. Kami po kayo, Kuya. Audio Jungle. Oh,
sabi nilang falls, yung Kilingan Falls. Sobrang ganda, tsaka kung nandito talaga kayo, talagang naanggi siya dito. Tapos kahapon, sabi ni Kuya, yung alon daw hanggang dito sa may amin. Ay, hindi pala alon. Yung falls, yung tulo hanggang dito sa may amin. Yan, sobrang ganda dito. Kung makikita nyo, sobrang linis ng tubig talaga. Worth it po talaga yung bayad. Talagang napakaganda ng environment. Yan. Sa bungad. Nakakapagod. Ayun, nakakapagod. Pero worth it naman. Lapit na kami sa baba. Sisiligo na at Juju Wickles na. Nakakapagod. Yeah. Hey kuya, thank you po. Naalan na naman, nakakangatan. Yan, yeah, ganda oh. Ang daming gulay. Fresh na fresh. Mas fresh pa sa'yo. Fresh pa sa akin, hagarda na eh.